So, ang patungan natin dito, ayan, ganyan lang po kasimple. Magandang araw mga kagulay, kamusta po kayo? Sa last episode namin, kinabit po namin to, yung UV plastic. Sukat ay 008 ang kapal. Tapos ang kabuang sukat nito 12. So 7 by 12. So ito po ay low cost na greenhouse sapagkat andito lang yung may UV plastic, may net shading at saka styrobox. Ang styrobox po ay wala naman pong andito, kuryente, sapagkat plant and forget tayo. So, ito ay 4 days old pagka-transplant o pagkalipat-tanim. For 4 days old, tapos yun, 2 days old pagkalipat-tanim. So, yung mga kangkong doon, nakita nyo naman, very healthy. So, malapit na yun, mga isang linggo na lang yun, aanihin na natin. Okay. So, pasok tayo dito, mga kagulay. Dito, mga kagulay, sa taas po, clip lamang po yan ng PVC pipe. PVC pipe, ito ay 1/2. So, nag-clip tayo dito ng PVC pipe na 3/4. Okay, so ito, bakal na to ay kung didos ba to o basta, tanungin nyo na lang. So, yan. So, may distansya lamang po tayo para may daanan tayo dito sa gitna. Kapag tinaniman natin yung ilalim dito, hindi po tayo tutubo. Pero kapag ginamitan natin ang hydroponics na kung saan pwede tayong magtanim kahit saang lugar, makapagpatubo tayo. Ayan. So, kita niyo naman may tubig dyan. Andiyan na po yung lahat. Pagkatapos namin sinet up yan, wala na po kaming ginawa. Ayan. So ngayong summer na to, sobrang init, hindi na makayanan ng lettuce namin. Kaya bago kami nagtanim ulit, naglagay kami ng net. Ayan. And then, meron kaming nilagay dito na insulator kasi ang ginamit namin na bakal dito ay ito, magaspang. Ayan, magaspang na bakal. So, binalutan namin siya. As you can see, our latest upload dyan sa YouTube, gumamit kami ng insulator para hindi masira yung UV plastic. Kasi yung UV plastic, malaki po ang puhunan natin dyan. Yan po yung isa sa mahal na materials. Ayan. So, very convenient po na magtanim. Once na na-set up na natin siya, okay na. Ag-antay lang tayo ng kunyari, gaya nito. Mag-aantay na lang tayo ng 30 days, pwede na harvestin. So, papakita ko sa iyo kung gaano kalaki yung 30 days. Okay? Ito lang. Ayan. Ganyan. So, itong kangkong, Chinese kangkong, upland. Ayan po. So, ito yung nakita niyo sa previous video nung kinabit namin yung UV plastic na yan. Ang UV plastic, ang presyo niya ay 650, 450, 750, mga ganun lang. Wala na pong lalampas doon, 700, mga ganun. Depende po sa dealer o sa nagbebenta. Ayan. So, ang patungan natin dito, ayan, ganyan lang po kasimple. Nakapatong lang yung styro. Ayan. So, yung mga bakal dyan, ganyan lang, pamoste lang. Ang mahalaga po ay ito. Kahit wala na po sa gitna kasi matibay naman yung styrobox na to eh. Ayan. So, yan lang po mga kagulay. Napakasimple lang. DIY, kumbaga. Very generic. So, ito. Ang kagandahan dito sa setup na to, pwede kang mga leafy vegetables. Huwag kang magtanim dito ng kamatis. Huwag kang magtanim dito ng sili. Saka kung ano-ano pa. Kasi hindi
Tutubo siya, maganda, bubunga, pero hindi siya talagang maraming bunga. So yung mga crops na bagay dito ay mga leafy vegetables lang. So kung gusto mong magtanim ng iba, doon po sa iba, ibang system. Gaya ng bucket system. Yung NFT po, gaya yan. Yan. So hindi po nag-work yan dito kasi sobrang init dito. Kaya dapat yan, ang NFT na yan, dapat working, running water. So, ang NFT dapat running water, flood and drain. So, kung wala ang flood and drain, hindi mag-work yan sa mainit na lugar. Malulunod yan o maapektuhan ng water temperature. So, ayun lang po mga kagulay. Puntahan natin yung recovery area natin. After we transplanted the baby lettuce, ito na po sila. Ayan. Ang kagandahan dito, magkakaroon tayo ng rest day. Kumbaga, after transplant. Ayan. Bakit may rest day? Siyempre, pag ikaw binunutan ng ngipin, pinoperahan, hindi ka naman agad magtatrabaho. Hindi ka naman agad maglalabas. Di ba? Hindi ka naman agad pupunta sa opisina. Siyempre, magpapahinga ka. Ayan. So itong ginawa namin sa romaine para tipid yung nutrients, ginawa namin ganyan. Hindi namin binabad lahat. Ang recovery ay pagkatapos ng transplant, maglalagay ka ng tubig dyan na kung saan hindi po sobrang dami. Kaya nga recovery kunti lang, ganyan lang oh. Kalahati lang yung baso na lubog, parang lubog lang din sa Okay. So ganito lang po, ganyan lang po, karami. Yan. Yan, sakto yan, yan, yan. Ganyan. Okay. So dito, partially shaded lang ang area na to. Hindi siya tutok-tutok sa afternoon sunlight. Mga morning sunlight, tatatamaan siya. Afternoon sunlight hindi na. Kasi sa afternoon sunlight napaka init. Yan. So ito yung mga kangkong na kakalipat lang. Ayan. Naglalabas na agad. May nagtanong kung pwede daw ba lagyan ito ng air pump. Okay? So, mga kagulay, hindi na nilalagyan to ng air pump. Bakit? Sapagkat ito, pagbaba ng tubig niyan, ayan, nakita niya, ang baso at saka ang tubig, magkakahiwalay yan. Maghihiwalay na siya. Doon na papasok. Pagbaba ng tubig niyan, maghihiwalay na siya sa baso. Doon na papasok yung aeration. Mga kagulay. Kaya, kung sayang, pwede nyo lagyan, pero sayang. Di ba? Ito ay napakatipid na sistema. Kita yung lettuce namin? Napakaganda. Ayan. Napakatipid, napakahusay. So, ito, ginawa ito para sa mga farmers natin na siyempre, walang masyadong puhunan. Sa tulong ng Department of Agricultural Research, yung mga walang panglabas na puhunan, ito yung bagay sa inyo. Pero kung may puhunan kayo, gusto nyo mag-try nito, pwede din naman, pwedeng-pwede. Okay. So, pwede ito sa lahat. Ulit po, leafy vegetables ang best nito. Huwag kang magtanim dito ng kamatis, sili, kung ano-ano pa na mahaba. Watermelon, pwede. Dalawa lang o isa. Cucumber, pwede. Isa lang o dalawa. Kasi gagapang naman yan eh. Okay? So, hindi naman tatambay yan. Kasi ang baso na to, kapag mabigat, gaganon-ganon. Okay? Last question. Kalahati. Kasi kalahati yan. Bakit kalahati lang ang laman ng baso? Oo. Sapagkat, kailangan lumabas ang ugat. Ayan. Ayan o, kita nyo yung ugat, puti. Kailangan niya lumabas para makakuha ng nutrients. Para siya ay mabuhay. Okay? So, doon na siya sisip-sip, iinom, at saka lalabas din dito. Ayan.
Ang ugat po, dalawa yan. Ugat at saka leaves, magtutulungan. Yung leaves, papasok dyan yung oxygen. Yung ugat, kailangan din yan ng oxygen. Papasok din dyan yung oxygen. Ayan. Oxygen at saka water. Ayan. Water absorption at saka oxygen, nutrients. Kaya po puti, lubog sa tubig. Ayan. Actually, puti talaga ang ugat. Lahat, kahit nasa lupa. Pag binungkal nyo lang. So, ayan po mga kagulay. Maraming salamat. Stay safe po tayo. Magkita-kita tayo sa susunod na seminar. Sana po imbitahan nyo kami. Kami mismo pupunta dyan sa bayan nyo. Magandang hapon. Goodbye mga kagulay. God bless. Ito na pala yung no seed challenge natin na dinemonstrate namin. Dinemonstrate ko. Ito na po siya. So mga kagulay, kahit wala kang buto, pwede po pwede. Yan, pwede nang adubuhin to. Ang sahog sa sinigang at saka kung ano-ano pa. Okay?